Magandang gabi po sa lahat ng mga maaabot at nakapanonood sa aming live streaming. Today is July 14, 2020, 8 PM. Start po tayo. Para po sa inyo kaalaman, ang naka-tune in po kayo ngayon sa Debaters Convention Group for Public Live Streaming. Narito muli ang mga magkakaibigan through online upang pag-usapan ang kanilang paksang pinagsang-ayunan na kanilang patutunayan. Para po sa inyong kaalaman, ang group namin ay bukas sa lahat ng mga nagnanais sumali. Bible believer ka man o hindi, kung may pananampalataya ka at nagnanais subukin ang iba laban sa katotohanan ng pinaniniwalaan mo, welcome ka sa aming group. I-search nyo lamang po ang Debaters Convention Group on Facebook. Uulitin ko, Debaters Convention Group on Facebook. Mag-join at mag-comment lang at ipapasok ka namin sa aming group. Pakisuyo ko lamang po sa mga nanonood ng aming live streaming. Iwasan po natin ang magbitaw ng mga salitang foul word. Alam niyo na po yan, mga kapatid. Ano po? Ngayon, dadako na tayo para sa paksang kanilang patutunayan. Ang kanilang paksang sinang-ayunan ay patutunayan ko na ang secret rapture na aral ay hindi isang ayon sa Biblia. Ang affirmative po sa pagkakataon niyan, Mr. Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist, at sa negative side naman, si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Believer from Kogyo. Ngayon, sa mga nakasanayan na po natin, ito po ang ilang rules na isasagawa sa kabuoang debate. Una, kung categorical question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 15 segundo. Ikalawa, kung walang sagot sa categorical, automatic next question without explanation. Ikatlo, kung ano ang tanong, yun lang ang dapat sagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative at negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 6, out of topic or not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no unpro attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating isasagawa. Sa lahat po ng nabasa sa angat sa unahan, sumasang-ayon po ba ang dalawang magdedebate ngayong gabi? Opo, sumasang-ayon po ang panig ng SDA. Sa kabila po, End Time Believer po. So, pasang-ayon po ba kay Pastor Ferdinand na kayo ay susunod sa daayusang ito? Okay. Yes, kung gayon, sisimulan na po natin. Pakisuyo po, timer, 10 minutes. 10 minutes po ba or 15? 10 minutes. Okay, 15 minutes. So, sa una mong pagsasalita, Brother Fernand, as affirmative, 15 minutes, timer starts now. Salamat po mga kapatid at magandang gabi po sa lahat po ng nakatunghay ngayon pong pagkakataong ito. At ganyan din kay kapatid na Ferdinand Sustento, ay binabati natin ng magandang gabi. At ang lahat ng kawani ng Debaters Convention Group ay binabati rin natin kasama po ng lahat ng tropa ng diskusyon sa mga doktrina sa pangunguna ni Pastor Cesar Balasta. Okay. Ang panahon ko po mga kapatid ay magtatayo at ang aking pong itatayo, patutunayan ko na ang secret rapture na aral ay hindi po sang-ayon sa Biblia. Pero ganun pa man, ay gusto kong maunawaan po ng lahat o ng sino mang makakapanood na sa pagkakataon pong ito ng muli kong
pagharap sa isang Maginoo at pangmagkaibigang dialogue, ay nais ko pong ipabatid o ipaalam sa lahat na anuman pong aking sasabihin, anumang aking babanggitin o magiging reaksyon ay wala pong kinalaman ang amin pong pamunuan, ang Iglesia o ang Seventh-day Adventist Church o kahit na sino pa mang individual. Ano po? Sapagkat ako po ay pusang loob na naparito upang magpahayag, batay lamang po ito sa akin pong masusing pag-aaral ng banal na kasulatan na tinanggap na katotohanan at sa pananampalataya na atin pong pinagkaloob ng atin pong Panginoong Diyos. Sa aking pong paglalahad ngayon at mga magiging reaksyon, akin pong hangari na maluwalhati, maparangalan at mapapurihan ang Diyos Ama, Anak at ang Banal na Espiritu sa lahat po ng pagkakataon. So, ngayon po mga kapatid ay kung bakit po ako tumatayo na laban sa panig ng secret rapture, sapagkat wala kasi akong nakita sa banal na kasulatan na katuroang ito. At kaya nagkaroon ng ganitong pag-usap sapagkat gusto ko po na magkaroon ng idea sa panig po ng ating mga kaibigang end time. At ako'y nagpapasalamat sapagkat ito ay tinugon ng Pastor Ferdinand Sustento. Ano? So, first time ko pong haharap dito sa pagpapatunay ng secret rapture ay hindi kasang-ayon ng Biblia. At gusto ko rin malaman kung iba sila sa paniniwala ng mga evangelical Christian. Ano ho? Marami po kasing mga naniniwala na talagang magkakaroon ng secret rapture. At ang secret rapture na ito, o sa Tagalog ay lihim na pagdagit, naniniwala ako, bunga ng aking pag-aaral sa Biblia dahil hindi ko siya nasumpungan, ito ay isa lamang pinagkawing-kawing na mga kwento o mga inimbentong aral ng mga mahuhusay din sa Biblia na naikalat sa buong mundo at ito nga ay isinangkap na rin sa tinatawag nating eschatological concept bilang mga dispensationalist. Ano ho. So, tinataya kong ang aral na ito ay isang kwentong barbero o isang inimbentong aral o isang huwad na katuruan na inadapt ng marami pong mga pastor, inadapt ng maraming tagapagturo, at ng iba pa. Ano ho? Na siyang kumatured sa puso at imahinasyon ng maraming mga seryosong Kristiyano na naghahanap ng katotohanan na sila ay nadaya sa maling paniniwalang ito. Kaya upang mapatunayan natin kung ito nga ba talaga ay hindi isang inimbentong aral kundi aral ng Biblia, yan po'y malalaman natin sa pagtitindig mamaya ng kapatid nating ministro ng End Times Believers. Ano po. Sapagkat napansin ko na walang kahit isang talata po mula sa banal na kasulatan na makakapagpatunay dito sa paksang secret rapture o dito sa lihim na pagdagit. Kahit nga yung mga talata ng Mateo 24, 37 hanggang 50, hindi ko nakita roon na mayroong secret rapture. Kahit sa unang Tesalonica 5:2 o doon sa unang Tesalonica 4:17, yung terminong shall be catch up, hindi ko napatunayan, hindi ko nakita sa aking pag-aaral na ito ay tumutukoy sa secret rapture. At marami pang ibang mga talata na nang aking nire-review na siyang ginagamit ng mga dispensationalist tungkol dito sa eschatological concept ng secret rapture na mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo ay parang malabo sa aking kaisipan na turo ito ng banal na kasulatan. Ano po?
sa mga evangelist kasi meron silang matinatawag na pwedeng maganap ang secret rapture sa kaligitnaan ng 7 taon. Meron namang sa post-tribulation mangyayari. So dito sa ating mga kaibigan end times, wala akong idea kung paano nila ipinagtatanggol o pinangahawakan ito pong secret rapture. Ano ho? Kaya nga doon sa mga evangelicals, lagi ko sinasabi na ito ay isa lamang focus-focus na doktrina na wala sa Biblia, hindi itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, hindi rin itinuro ng mga apostol. Kaya nga gusto ko rin magkaroon ng panibagong idea sa pamamagitan ni Pastor Ferdinand. Kaya siguro, kaunang tanong natin dito sa aking presentation ay may mababasa ba sa Biblia na secret rapture? Ano po? Word for word man o di kaya ay thought for thought? Meron bang mababasang secret rapture? Sa aking kasing pag-aaral, wala akong nabasa, mga kapatid. Bakit natin hinahanap yung secret rapture sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia ng word for word o di kaya ay thought for thought? Sapagkat naniniwala po kami, mga kapatid, na kaming mga Adventist, na sa paghahanap ng katotohanan, hindi laging isinasandig na kailangang mababasa mo ito letra for letra. Bagamat nakatutulong ang pag-aaral ng letra for letra, pero ang aming sandi ito, hindi lahat, ano, hindi laging sumasandig. Kaya itong binibitawang kong principle ay pumapabor ito sa kaibigan nating pastor ng end times. No, hindi ko po hinahanap, pastor, yung word for word na term ng secret rapture. Ako lamang ay tapat sa aking sarili na gusto ko lamang makita. Kung may mababasang word for word, why not? Kung wala, kahit na thought for thought, ay sapat na po sa akin, mga kaibigan at mga kapatid, para mapatunayan na meron nga secret rapture sa banal na kasulatan. No? So, ang hinahagila po natin, mababasa po sa Biblia, yun pong secret rapture. Word for word man, o di kaya'y thought for thought. Okay? Kasi, lagi natin ginagamit yung isang talata ng Biblia, ano po, yung Galatia 1:8, na kahit anghel pa ang magmula o kahit anghel pa na magmula sa langit na mangaral ng ibang ebanghelyo, ano ho, na hindi ipinangaral ng mga apostol. Sabi nga rito sa saling ang bagong ang Biblia, hayaan siyang sumpain. Ibig sabihin, hindi dapat tanggapin yung kanyang aral. Ngayon, kung makita ko naman po, mga kaibigan na mga kapatid, na yung aral ng secret rapture ay nasa Biblia, ay hindi naman matigas ang ating puso para hindi natin tanggapin kung ito nga ay katotohanan. No, sapagkat yun naman ang layo ng ating pag-aaral, makita ang katotohanan nasa Biblia. Kaya po sa pagkakatuntong ito, mga kapatid, ay tumatayo po ako hindi bilang kaaway, katunggali ng ating pong kaibigang Pastor Ferdinand Sustento. Ano po? Kundi tumatayo po ako bilang isang mananaliksik na baka sa pagkakataon ito ay makita ko ang katotohanan na aking hinahanap at magbago ang aking isipan na ang secret rapture ay hindi pinagkawing-kawing ng mga kwentong barbero o hindi siya mga inimbentong aral o mga nilubid na buhangin para isangkap sa paniniwala ng mga Kristiyano. Open po ang aking kaisipan, mga kapatid. Kung mayroong pagtutuwid, bakit di natin na tatanggapin? Kung mayroong dapat isaalang-alang, bakit di natin na ikonsidera? Para lamang matanggap natin po ang katotohanan. Pero sa aking pansamantalang pag-aaral, mga kapatid, wala po akong nakita na o anino man ng secret rapture. Ano po? Ngayon ay ang challenge nga natin. So, yun po. Kailangan makita natin sa pamamagitan po ng kapatid na
Pastor Ferdinand Sustentok na isang veteranong abogado ng subject pong ito. Paunawa po mga kapatid, ang patutunayan ko lamang po na aral na hindi kasang-ayon ng Biblia, baka ma-misinterpret po ninyo, ay yun lamang pong paniniwala ng secret rapture. Kaya mamaya po ay aabangan natin, didepensahan ng Pastor Ferdinand Sustento ng End Time na ang secret rapture ay totoo at kasang-ayon ng banal na kasulatan. Hindi niya po ilalatag, mga kapatid, yung rapture. Sapagkat hindi tayo tutol na talagang may magaganap na rapture sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa ikalawa niyang pagbabalik. Ang atin pong tinututulan, yun pong secret rapture, hindi po yung rapture. Sana po ay maunawaan po ng lahat. Kasi malaki po ang pagkakaiba ng rapture sa secret rapture. Ang tinututulan natin, yun pong secret rapture. Doon lamang po ako, mga kapatid, magko-concentrate doon po sa terminong secret rapture. Kaya nga ang inilabas nating paksa, patutunayan ko na ang secret rapture na aral ay hindi sang-ayon sa Biblia o sa banal na kasulatan. Sapagkat nakita ko sa aking pag-aaral, mga kapatid, wala talagang secret rapture bago dumating ang second coming. Sa mga ibang Christian denomination kasi, naniniwala sila na pagdating ng ating Panginoon, mayroong dalawang mukha. Isang lihim na pagdagit at isang hayag na pagpapakita. So, since nabago sa akin ang paniniwala ito ng end times, eh, bihira lang ako makausap ng mga ganitong mga kapatid, ay gusto kong makita naman yung kanilang presentation para maunawaan ko, baka sila ang nagdadala ng tunay na katwiran na meron talagang secret rapture. Kasi maraming mga evangelical akong nakausap sa sistema nila na paniniwala, eh hindi umubra pagdating sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya nga nasabi ko, ito ay mga kwentong lasing, kwentong barbero, mga inimbentong aral, mga nilubid na mga buhangin para isang putsa doon sa paniniwala ng eschatological concept. Mga dispensationalist kasi po ang mga nagtaguyod dito. So mga kapatid, pansamantala, ako lamang ay kumukuha ng impormasyon sa akin pong unang pagtindig. Siguro dito ko muna ho, mga kapatid. Sapagkat di naman ako matigas na tumitindig ng secret rapture. Ayan. Okay. Unang tanong pa Pastor Fernando. Madali lang po. Mapapagalitan ako ng aming denomination. Hindi ako pastor eh. Okay, brother. Apo. Dito po sa sa nakasulat sa 1 Thessalonica 5:2, ang sabi po dito, "For you yourself are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night." Pag sinabi po bang magnanakaw sa gabi, sekreto po ba ito o hindi? Opo, yun pong categorical po. Yan po ay sekreto, mga kapatid. Pero ang tinutukoy po dyan na sekreto, yung pagdating, yung oras ng pagdating ng atin pong Panginoong si Kristo, hindi po yung secret rapture. Opo. Okay. Naniniwala po ba kayo sa konsepto na ang ibig sabihin po ng rapture ay pagdating ng Panginoon? Sang-ayon po ba kayo doon? Pakiulit po, kapatid. Sorry ah. Sang-ayon po ba kayo na ang ibig sabihin po
ng rapture ay pagdating ng Panginoon. Ah. Naniniwala kami yung rapture bahagi po. Ay, hindi po. Kasi naniniwala po kami yung rapture bahagi ng pagdating ng ating Panginoon sa terminong pagdagit o di kaya'y pag-agaw sa mga banal. Yan po, hindi ko po tinitindigan kasi na yung rapture, kundi sa secret rapture lamang po ako, kapatid. Okay. So, yung ibig sabihin po ng rapture sa inyo ay pagparito o pagdagit ng Panginoon. Tama po ba? Yes or no po? Bahagi po ng... hindi po. Bahagi po yung rapture ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi, sandali lang po, Kasi po, ang rapture ay pag-agaw, no, sa mga banal. So, bahagi po yun ng pagdating ng ating Panginoon. Yun po ang aming stand. Pero ang aking pong tinututulan, hindi po rapture, kundi yung secret rapture. O yung lihim na pagdagit ng mga banal. Dito po sa unang Tesalonica 5:2, ang sabi po dito, "For you yourself are fully aware that the day of the Lord will come." Ito po ba ay pagdating ng Panginoon? Yes or no po ang tanong ko. Pastor? Opo, kapatid. Yan ay tumutukoy sa sikretong pagdating ng atin pong Panginoong Diyos. Pero hindi po tinutukoy ng talata yung secret rapture, kundi po yung lihim lamang na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawa. Okay, diretso na next question po ako. Sabi po sa 2 Peter 3:10, ito po yung pagkasabi, ito po ang tanong ko. Sabi dito, "But the day of the Lord will come like a thief." Ang tanong ko po, pag sinabi pong "the day of the Lord will come like a thief," ito po ba ay sekreto o hindi? Yun, sekreto po yan, kapatid. Ang tinutukoy pong sekreto dyan, yun pong pagdating ng ating Panginoon sapagkat siya'y darating sa panong hindi inaasahan tulad ng isang magnanakaw. Pero hindi po tumutukoy yung talata doon sa tinututulang kong secret rapture o lihim na pagdagit ng mga banal. Ano po, kundi... Okay. Next question po ako sa Revelation 16 verse 15. Ito po yung sabi niya, "Behold, I am coming like a thief." Ang tanong ko po, the same question as what I said sa 2 Peter 3:10. Yun po ba ay sekreto o bunyag? Anong talata po yung, kapatid? Pasensya na. Revelation. Ayan, isa sa 16:15 ng English Standard Version po. Ano po ang tanong, kapatid? Ang tanong ko po, ang sabi dito, "Narito, ako'y dumarating gaya ng magnanakaw." Ang tanong, yung pagdating ba niya ay sekreto o bunyag? Opo, yung pagdating po niya, sikreto po yun. Pero hindi po tinutukoy po dyan yung lihim na pagdagit ng mga banal. Ang focus po ng aking presentation tungkol sa secret rapture o ay tungkol lamang doon sa, naguluhan ako, doon sa secret rapture lamang at hindi po sa lihim na pagdating ng ating Panginoon. Ano po? So yun po, ito pong talatang ito hindi tumutukoy sa secret rapture. Uulitin ko po ang tanong, ang ibig sabihin po ba ng rapture sa inyo ay hindi pagdating ng Panginoon? Pakisagot po. Oh, gayon po. Opo po. Hindi po, kasi ang akin lamang pinipresent, kapatid, yun pong pagdagit sa mga banal. Naniniwala po ako pagdating sa termino naman ng pagdating ng ating Panginoon, kumakapit din yung pagiging sekreto. Pero hindi po yun ang drive ko, Pastor, kundi doon po ako sa pagdagit o sa lihim na pagdagit ng mga banal.
Ay, sana wag niyo pong ma-misinterpret po yung sagot. Next question po ako, no? Nakasulat po dito sa Mateo 24:38-36, sabi dito, no? But the day and hour no one knows, but the angel of heaven nor the Son, but the Father only. Ang tanong, dito po ba yung ito po ba ay pagdating ng Panginoon? Mateo 24. Pasensya na po, nagchat-chappy. Nagchat-chappy ba ako? 36 po, 36. Mahina yung signal ko lang. 36. Sa akin ba yun? Oo. Malinaw yan. Okay, okay. Sa akin may problema lang. Pasensya na po, ah. Ang next question po, ko po sa Mateo 24. Okay. Sa Mateo 24:38. Sa is, sabi po dito, walang nakakaalam ng araw at oras, kahit ang anghel na kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ang tanong, naniniwala ba kayo na ito ay pagparito ng Panginoon? Ito ay tungkol sa pagparito ng Panginoon. Yes or no po? Opo, kapatid. Naniniwala po tayo. Okay. Kung, na ang pagdating okay. ng ating Panginoon, lihim. Ano, lihim po. At i-consume ko lang po yung oras na po. So, lihim po. Pero yung aking pong ini-stand, tungkol po sa secret rapture, yung pagdagit, yung lihim na pagdagit ng mga banal. Hindi po doon sa lihim na pagbabalik ng ating Panginoon. Bagamat kumakapit din yung salitang secret. Okay, next question po ako, Pastor Ode Cesar, Brother Fernando. Kung naniniwala po kayo na ito ay pagdating ng Panginoon, sang-ayon po ba kayo na, uulitin ko lang yung tanong kanina, na ang rapture, naniniwala po ba kayo na ang rapture ay pagparito ng Panginoon o pagdating? Naririnig ba ako, bro? Ayun, hindi po kami naniniwala, kapatid. Hindi po kami naniniwala sige. Na yung rapture ay pagdating, kundi bahagi po ng kanyang pagdating. At yung pagdating ng ating Panginoon, sikreto po yun. Kaya ho, yung tanong po ninyo, hindi po mapasok doon sa aking tinitindigan na secret rapture o lihim na pagdagit ng mga banal. Kung hindi kayo naniniwala na ito ay pagdating ng Panginoon na rapture at sumang-ayon kayo na lahat ng mga binanggit kong talata ay sekreto, ano pa ang pagtatalunan natin? Sumasang-ayon ba kayo sa akin na ang pagparito ng Panginoon ay sekreto? Yes or no? Opo, sumasang-ayon po ako, kapatid, na ang pagdating ng ating Panginoon ay sekreto. Pero ang gusto ko pong tutulan po ninyo, yung lihim na pagdagit na gagawin ng ating Panginoon para sa kanyang mga banal. Doon sa terminong secret rapture. Hindi po sa lihim na pagdating ng ating Panginoon. Salamat po. Okay. Salamat po mga lalo-lalo na sa ating kausap si Pastor Fernando na napakabait. At sa kalipunan ng kanyang mga kasamahan, sila Pastor Cesar, no, saka sila Denmark, ang buong Seventh-day Adventist, na pinalakan nila ako na magkaroon ng topic regarding this the rapture o yung secret coming or secret rapture dito sa Biblia. No? So bakit ako tutol na sinasabi nila na wala sa Biblia yan, no? Actually, dapat ako nga yung affirmative. Pero sige, okay lang yan. Pero ang sabi kanina dito sa na mga tinanong ko sa kanya, ito lang, ewan ko kung hindi nakukuha ng ating kausap yung mga tinatanong ko. Sabi sa 2 Peter 3:10, but the day of the Lord will come like a thief. Napakalinaw po nito, no?
So ang pagparito ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw, no? Kaiba yan dun sa sinasabi niya na second coming na alam ng lahat ng tao. No? At makikita yan sa katunayan, mga kapatid, kung iriribasa mo dun sa Bible, makikita siya nung umulos sa kanya. No? So kinokontra na niya yun. Bakit? Kasi itong talata na to, umami naman si pastor, na ito daw ay sikreto. No? Tingnan niyo mga kapatid ang Revelation chapter 1, no? Kung di ako nagkamali ay nasa talatang 1 'yan, no? Chapter 1. Sabi niya dito, makikita siya nung mga umulo sa kanya, no? So hindi 'yan pwedeng maging sikreto kung ang tutukuyin niyang rapture ay yung second coming, no? Magkaibang second coming doon sa secret rapture na binabanggit ko kanina. Although we have no term in the written word or word for word in the Bible that the rapture was written in the Bible per se, no? But the concept of the rapture, which is it is secret coming of the Lord, no? Ito po yung talata na yan, ano? Sa 1 Thessalonians. Okay, basahin natin ito. Kasi kanina nagugulat ako bakit hindi tinututulan yung bakit hindi ipinakita yung talagang kung talagang walang secret rapture, which is kanina sinang ayunan niya ang tanong ko na lahat 'yun ay sikreto. Ang dami kong talata, hindi ko nga naubos. Ito ang sabi ng Panginoon, no? For the Lord himself shall descend from heaven with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. And verse 17, then he which are alive and remain shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. Etong talatang ito, ito yung isang matibay na pinangahawakan ng mga premillennialists o pre-tribulation rapture, no? Na we lahat ng mga believer na nabubuhay kasama doon yung mga nangamatay sa unang iglesia ng Epeso ay iko-caught up sila. No? And take note of this, the word caught up is caught, which is harpaso. Nang ibig sabihin nito is to catch, to snatch, to take by force. No? To seize, to carry off by force, to seize on or claim for one's self eagerly, to snatch out or away. So dito yung konsepto na yung harpaso, nang ibig sabihin nito is to force, to take force or to catch up. To snatch. No? So, ang konsepto ng caught up is ano yan? Sapilitan or to take force nga kanina. Ngayon, tingnan natin kung talaga bang sikreto yan. Ang sabi ng Bible, 2 Peter 3:10, the day of the Lord will come like a thief. Kung second coming ang konsepto na to, ay makikita daw siya ng mga taong umulo sa kanya. Actually, hindi naman talaga literally yun na makikita sa mata, no? Kasi nga, nawala na, patay na yung umulo sa kanya. Pero yung pagparito ng Panginoon na konsepto na ikalawang pagparito, hindi yun rapture, no? Hindi yun secret rapture o hindi yun tinatawag na rapture. Bakit? Kasi pagtapos na yun ng dakilang kapighatian, nung pitong taong kapighatian, no? As the end time believes, we in the Bible, ito pa yung talata, Revelation 16:15, behold, I am coming like a thief. Ang linaw niyan. Who's that will come? The Lord will come like a thief. Sekreto? Hindi. No? Yung pagparito ng Panginoon, yung kanina binanggit natin, yung caught up meeting in the air, it is secret or it takes by force, no? Kaya nga inihalin tulad dito, thief in the night. Halimbawa, ikaw ba magnanakaw ka, pupunta ka ba doon ng alam nila, no? Sa konsepto pa lang at sa talata pa lang na to, giba na yung argumento natin, no? Sa Mateo 24:42, no? Sabi dito, but know this, that if the master of the house
had known in what part of that night the thief was coming, he would have stayed awake and who would not have let the house be broken into. Therefore, you must be ready, for the Son of Man is coming and at an hour you do not expect. So, yan ba ay sekreto o hindi? Napakalinaw, sekreto. Hindi mo inaasahan. Sabi doon, inihalin tulad pa ni Kristo na sabi niya, halimbawa, may yung bahay mo, may magnanakaw papasok. Tingin mo ba kung may magnanakaw dyan, eh, aalis ka doon? O ikaw ba ay matutulog? Hindi. No? Sekreto yan. No? Sa 1 Thessalonians 5:2, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Linaw niyan. Pag sinabi bang thief in the night, sekreto o bunyag, sekreto. Ang linaw po niyan, mga kapatid. No? Ang ibig sabihin ng thief in the night, yung salitang thief sa Greek word is, yan yung klepto. No? Check natin, mga kapatid. No? Para makita natin na talaga bang may konsepto niyan sa Biblia? Meron, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito, no? By abuse their confidence for their own gain. Hindi alam yun. No? Who do not care to instruct men. Hindi daw ito. Hindi mo na pinapaalam sa tao. Hindi mo na sinasabi. Yan ang ibig sabihin ng kleptes. No? Kleptes. Iba yung klepto, no? So, sorry dun sa binanggit ko kanina. Pero ang Greek word ng thief is kleptes. No? Okay, balik tayo doon sa ibang mga verses. Ang sabi dito sa Mateo 24:36, wala daw nakakaalam ng pagparito. Tanong, sekreto yun o hindi? Napakalino, wala nga nakakaalam eh. No? Eh kung sabihin mo yung second coming, pagparito, makikita lahat yun eh. Okay, punta tayo sa Revelation 3:3. Sabi niya dito, remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know that what hour I will come against you. Tanong, yung bang rapture ay pagparito? Yes. Ito ba ang talatang ito ba ay pagparito ng Panginoon? Yes. Tanong, sekreto ba? Hindi. Sasabihin ni Pastor, hindi daw. Eh pero ba't ang sabi dito, I will come like a thief. Pag magnanakaw ka ba, papaalam mo? Hindi. Sekreto ba? Yes, sekreto. Ito pa yung talata. Maraming talata yan sa unang Thessalonica 5:1. Ang sabi dito, hindi ko nababasahin yan. Doon na lang sa ano, sa Lucas 17:26-29. Nakasulat din yun doon, no? Sa ikalawang Pedro 3:1-18. Ito din, marami po yan mga kapatid. Lucas 12:40, sabi niya ito, and you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Hindi mo inaasahan. Sekreto ba yan o hindi? Sekreto, hindi mo nga inaasahan eh. Okay, next verse tayo, no? Marami pa yan mga kapatid. So ngayon, yung sinasabi ni Pastor na o yung tinututulan ko, nasabi niya walang konsepto ang Biblia niyan. Baka ang ibig niya sabihin yung letra. No? Pero maraming mababasang verses na hindi alam or hindi bulgar yung pagparito. Na binasa ko kanina na pinakang konsepto yung salitang rapture, no? Yung rapture ay kinuha yan sa salitang raptus, no? Na ang ibig sabihin niyan is kung malalim yung pag-aaral mo niyan, ano, mga kapatid. So overwhelming yan eh. Overwhelming joy, no? Sabi doon. Pero may meaning ang rapture sa dictionary na ang isang ibig sabihin nito ay a feeling or intense pleasure or joy, no?
ang pagparito ng Panginoon kapag tayo po ay na-rapture, tayo ay masaya. Katunayan, anong mangyayari pag na-rapture ka? Magbabago yung katawan mo from corruptible to incorruptible body, no? So, itong salitang rapture, ito ay isang concept ng eschatological concept, no, ng Bible, na pinapakita dito na may meeting in the air, no? May meeting in the air na ang Panginoon ay bababa doon sa mga alapaap to meet the those people or yung kanyang bride, no, which is yan yung pinapaniwalaan ng end time believer, na yung i-rapture niya yung kanyang bride, no. Bakit? Kasi kung hindi niya gagawin yun, ang sabi ng Bible, walang maliligtas, no? Pati yung pinili ay munti kang pang hindi maligtas. May pagkasabi niyan sa Biblia na pati yung mga hinirang ay madadaya kapag hindi ginawa ng Panginoon yun. Bakit? Kasi nga, sobrang tindi ng gawa ng kaaway sa sanlibutan ito para pati yung mga hinirang ay madaya, no? Kaya yung konsepto ng meeting in the air na yan, yan po ay sekreto. Kaya nga binanggit ko kanina yung mga talata na naniniwala ako na ang secret rapture na sinasabi ni Pastor na wala ay meron po sa Biblia yan. So ito pa yung isa pang talata, Mateo 24:43-44, sabi niya. Eh the same yan yung kanina, parang yung bahay din niya na darating siya deep in the night. Sabi dito, but know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not let his house be broken into. Therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming. Coming of what? At an hour you do not expect. Malinaw. Coming. Yung rapture po ay pagdating, no? Yung rapture po ay pagparito ng Panginoon. Tinanong ko si Pastor, parte daw. Kung parte ito ay di pagdating nga. Tinanong ko, thief in the night, sekreto ba? Yes, sabi niya man, sekreto. So, ang trabaho ko dito ay I am negative side here. Kaya I want to expose yung mga talata na yan na nag-de-defy doon sa claim ng ating affirmative na talagang sekreto. Mateo 24:43, nakalagay na naman yun, no? So ano pa ba? I think that's enough for me, Mr. Moderator. Okay po, magandang gabi, Pastor. Ang una ko pong tanong ay po, bilang paglilinaw lang po. Ano po ang ibig sabihin ng salitang rapture, Pastor? Kung dictionary po ang pag-uusapan, ang ibig sabihin po nito ay feeling or intense or joy. Feeling of intense pleasure or joy. Anong dictionary po, Pastor? Ito po ay pwede niyo check sa Merriam dictionary, ano. Okay. Okay. So, ano po sa Greek, Pastor? Pangalawa kong tanong. Ano po sa Greek yung salitang rapture? Yung meaning po nito sa Greek ay kung hindi po ako nagkakamali ay wait lang po ha. Ito babas. Ecstasy. Hindi ako marunong magbasa eh. Okay, ito po yung katumbas ng rapture. Ano na po karon? Sige po. So,
So yan po ay ecstasy. Ano po ang kahulugan ng salitang ecstasy sa Greek? Yan nga po yung sinabi ko kanina na mayroon pong kinalaman yan doon sa joy or intense feeling. So, ang tanong ko po, Pastor, kasi yung rapture, kinuha nyo sa meaning ng Merriam Dictionary. Ang tanong ko naman po, ito pong salitang ecstasy. Ano po ang meaning nito sa diksyonaryong Griego? Ganito po. Sabi ko nga kanina, ecstasy ang ibig sabihin or katumbas nito sa Greek. Na ang ibig sabihin, ecstasy. Kung meaning ng ecstasy, ang tatanungin mo sa akin, ang sabi ko nga, yung sagot ko, intense feeling or joy. Yun kasi ang ibig sabihin ng ecstasy. So, yung binabanggit po ninyo na yan, saan po ninyo mababasa sa diksyonaryong Griego? Ah, wait lang. Gumamit po ako ng wala po doon sa ano yan, sa pag-check nyo po doon sa Bible or kahit doon sa concordance. So yung salitang rapture ay ito po ay ginamit lamang ito as to explain doon sa pangyayari doon sa katulad nung binanggit doon sa Thessalonica 4:16 yung caught up. So contextually po, Pastor, sa Greek. Wala. Oh, sige, diretso po. Sorry ha, na-interrupt kita. Patensya na. So, ang ibig po bang sabihin nito ay wala po kayong mababasa na Greek dictionary na kumakahulugan sa ecstasy? Dito po, meron po diyan nang ibig sabihin din po nito rapture nga. No? So yun yung katumbas nun eh, yung ecstasy, rapture. So yun po yun. Okay, sige po. Sa Greek po ha, ecstasy yun. Okay, okay. So next, lilipat na po ako ng tanong. Sige lang po, sige lang. Pastor, ano po sa Greek yung secret rapture? Yung term na secret rapture? Wala po yan, hindi ko po pinag-aralan yung secret rapture na Greek ha. Pero yung rapture nga po, ang ibig sabihin po nito, ecstasy. Ngayon po, kung pabubuin mo sa akin, secret rapture. Wala po kung letra niyan ibibigay sa'yo, sa Greek ha. Pero kaya kong ibigay ang meaning ng secret rapture sa Greek sa inyo. Pero kung sa Bible, hindi ko po may bibigay. Okay po. So, next question ko po. Kapag secret rapture po ba, ang ibig sabihin din ito ay lihim na pagdagit? Pwede rin po yun. So sinasang-ayunan niyo po pag sinabing secret rapture, lihim na pagdagit. Opo, lihim na pagparito, isa po 'yon. Eh yung pong lihim na pagdagit. Sinasang-ayunan niyo rin po. Lihim na. Pwede rin po 'yan. Kasi to cease to yun yung ibig sabihin ng caught. Kaya walang okay. Problema kung yun ko okay. Bo. Salamat po. Kung ang secret rapture ay lihim na pagdagit, sa pagdating ni Kristo, sino ang lihim na dadagitin? Si Kristo po ba o yung mga banal? Yung mga banal po. Hindi si Kristo, kundi yung mga banal. Ano po? Okay, salamat po. So... Wala na yata akong maitatanong. Sige po, kapatid. Okay na po ako doon. Salamat po, Pastor.
Okay, thank you po. Okay, so salamat po ulit mga kapatid at ako po ay saludo sa kabaitang ipinamamalas ng ating Pastor Ferdinand Sustento. Ano ho? At pinupuri natin siya sa ganitong uri ng pakikipag-usap. No? Na ganito dapat ang attitude ng mga debaters. Ano po? So dito po sa ating sa akin pong paksa na pinatutunayan na patutunayan ko na ang secret rapture na aral ay hindi kasang-ayon sa Biblia, nakita ko na parang hindi man lang nagalaw o hindi man lang natinag yung akin pong itinayo. Sapagkat dito po sa mga talatang ginamit ng atin pong kaibigan, doon sa halimbawa sa 2 Peter, mga kapatid. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon ng kalangitan ay biglang mapaparam. Puputulin ko muna diyan sapagkat ang focus ko dito sa ang pagdating ng ating Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Ito pong talatang ito, mga kapatid, hindi kumukontra doon sa aking itinayo. Sapagkat iba ang direksyon ng 2 Peter chapter 3 verse 10. Ang direksyon po ng pangungusap dito ay umuukol sa kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi doon sa may lihim na dadagitin. Sabi nga ng kapatid, yung lihim na pagdagit, ang dadagitin doon yung mga banal. Kaya tanong natin, kung pagdating ng ating Panginoon, sino dadagitin niya? Si Kristo ba o yung mga banal? Ang sagot niya, yung mga banal. So kung titignan natin mga kapatid, hindi pumapasok sa talatang ito. Kasi ang pinag-uusapan lamang dito, kung kailan ang oras, petsa ng pagdating ng ating Panginoon. Inihalintulad siya sa isang magnanakaw. Tama yun, sikreto ang kanya pong pagdating. Oh? Pero yung secret rapture, yung lihim na pagdagit, hindi po itinuturo sa talata pong ito. Kaya hindi ito tumitibag doon sa akin pong itinayo. Ganon din yung nasa Revelation 16:15. Aking babasahin muli. Pakinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Alin po yung sikreto? Yung bang pagdagit na gagawin sa second coming? Hindi po. Ang sikreto, yun pong pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Yun po ang sikreto doon, mga kapatid. At itong sikreto na ito, hindi yan yung rapture. No? Kundi tumutukoy lamang ito sa appearance o sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa hinaharap. Katulad natin ngayon, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya ang termino ng Biblia, darating siya gaya ng magnanakaw. Darating hindi natin inaasahan. Pero kapag dumating na siya, ano na yung actual na mangyayari? E dito napapasok yung chapter 1 verse 7, makikita siya ng lahat ng mga mata. Pag dumating na. Pero yung pagdating niya na yon, hindi inaasahan yun kung kailan yon, kung anong oras, petsa, yun yung sikreto. Pero yung dadagitin yung mga banal, wala sa Biblia noon. Kaya nakikita ko, walang talatang matibay
na ginamit si Pastor Ferdinand para sa secret rapture o pagdagit sa mga banal. Ano po? Ngayon, isa pa ho sa napansin natin. Kasi tinututulan yung secret rapture. Kaya na itanong natin, ano ba yung secret rapture sa Grego? Yan po mga kapatid ay nasa Musteke Arpagi. Itong Musteke Arpagi, hindi ito ginamit sa Biblia. Wala kang makikitang ganito sa tekstong Grego. At napansin ko rin mga kapatid, yung meaning na pinaghanguan ng rapture, dito sa Miriam Dictionary. So sa Miriam Dictionary, ang binibigyan kasi ng meaning ng Miriam Dictionary, yung word sa English na rapture. Pero sa pag-aaral ng Biblia, may pagkakataon na kinakailang ibalik natin sa kasulatang Grego. Sa kasulatang Grego, tama yun ang nakalagay, ay ecstasy. Kaya hinahanap natin, ano ba yung ibig sabihin ng ecstasy sa diksyonaryong Grego-Pilipino? Dito kasi mga kapatid, meron tayong hawak na diksyonary ng Grego-Pilipino. At meron din tayong hawak na Theos Greek Lexicon. Kaya hinahanap ko, kasi kapag yung terminong Grego, huwag mo siyang kukunin sa kahulugan ng Miriam Dictionary. Maliligaw ka. Kaya kapag Greek, hanapin mo siya sa diksyonaryo din ng mga Greek text. Halimbawa, kahit dito sa exegetical linguistic, wala eh. Hindi tumutukoy yung salitang ecstasy doon sa binabanggit na kahulugan ng Webster o ng Miriam Dictionary. Ano po? Kaya sabi ko parang nagkaroon ng confusing dito yung mga nag-aaral ng nagtatanggol dito sa terminong secret rapture. Ano po? Dahil doon lamang sa terminong rapture pa lang, kinuha pala nila ang meaning sa Miriam Dictionary. Tandaan natin, ang atin pong mga Biblia, yan po ay translation ng Greek text na kung saan ang Greek na ginamit ay Koine Greek. Ano po? So sa Koine Greek mga kapatid, yung binabanggit doon sa Miriam Dictionary, wala po noon sa Greek text. Kaya nga po, malakas ang ating loob na hinahanap natin. Kasi kung makita naman yun, tatanggapin ko yun mga kapatid. Kasi nga, nag-aaral tayo. Pero ganun ay wala. No? At inulit-ulit natin mga kapatid. Ano? Doon sa Greek dictionary, meron bang ganitong kahulugan? Wala po siyang naibigay na dictionary mga kapatid. Napansin niyo ho ba yun? Kahit na halugugin po ninyo ang net, lalabas po ang kahulugan ng Greek term na ecstasy taliwas doon sinasabi ng Miriam Dictionary. Yan. So siguro nakita ko ay dito pa lang ay hindi na natibag ng ating pong kaibigang nasa panig ng secret rapture yung kanya pong pagtitibag. Ano po? Kawaan ng lahat. Ito pong Mateo 24, hindi po yan na tumutukoy sa secret rapture. Naiiwan ng isa, yung isa, pagkatapos yung isa ikukunin. Maraming talata nga pong ganyan eh. Kasi sabi rito, yung Mateo 24, bubuksan ko muna, no? Para 24 gumagawa sa bukit, kukunin ng isa at iiwan ang
isa. O, sa talatang 23, ganun din. O, siya'y magbabantay. O, ha? Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno sang bayan kung anong oras ng gabi, darating ang magnanakaw. So tumutukoy pa rin ito sa pagdating ng ating Panginoon, yung binabanggit natin kanina, na walang nakakaalam ng oras. Hindi po ito secret ratio. Eh ngayon, puntahan natin yung ang isa iiwan, ang isa kukunin. Kailan ito mangyayari? Mangyayari po ito, mga kapatid, sa aktual na napagdating ng ating Panginoon. Yung mga hindi ligtas, yun yung maiiwan. Yun namang mga ligtas, yun yung sasalubong sa alapaap doon sa langit, mga kapatid. Kagaya nung talata na ginamit na doon sa 1 Thessalonica 4:17. Ayan. Pagkatapos tayo mga buhay pa, titipunin niya sa ulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon, sa ganun makakapiling natin siya magpakailanman. So ito, actual na ito na pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sabi natin, yung rapture bahagi ng second coming. Kasi mauunang darating ang ating Panginoon, ang gagawin naman ng mga banal, sasalubong naman sila doon sa alapaap. Kaya bahagi po. Ano ho? Ngayon, bago itong talatang 17, ano ba nauna? Ano ho? Basahin po natin, mga kapatid. Ang sabi rito, siguro umpisan ko dito sa verse 15. Ano ho? Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay, hindi mauuna sa mga namatay. Ibig sabihin, sabay-sabay, mga kapatid. Ano po? Kaya walang mauunang masisecret rapture. Kasi sa verse 15, sabay-sabay. Ano? So hindi ko nakita yung secret rapture dito na lihim na dadagitin yung mga banal. Kundi nakita ko, sabay-sabay sila. Oh? At syempre, pag sabay-sabay, yung maiiwan, yun yung mga hindi makakasama. Kaya hindi ko mukontra yung chapter 20. Sa aktual na pagdating ng ating Panginoon, talagang may maiiwan. Yun yung mga hindi ligtas. Ngayon ito pa, sabi sa 16. Sa araw na yun, kasabay ng malaking utos, ang malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng mga trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Hindi sikreto. Pag dumating ng ating Panginoon sa aktual, hindi na yung sikreto. Pero yung oras ng kanyang pagdating, kung kailan, yun ang sikret. Pero pag siya'y nahayag na, dumating na, aktual na, hindi sikreto yun at walang magaganap na secret rapture. Kasi sabi rito, sapagkat ang Panginoon din, bababang mula sa langit na may isang sigaw, maingay, may tinig ng Arkanghel, may pakakak ng Diyos, talagang maingay. No? At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagay tayo ng mga bubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa nagawing kasama nila sa alapaap. Kaya sabi ko nga, hindi ko tinututulan yung rapture na aagawin yung mga banal. Ang tinututulan ko, yun pong sikretong pag-agaw sa mga banal. Saan yun sa Biblia? Sabi niya ng ating pastor, hinahanap ko daw letra. Hindi po. Sa una pa lang na aking pangtindig, sabi ko, kahit hindi letra po letra, kahit tot por tot. Pero dito makikita natin, mga kapatid, ni tot por tot, wala. Walang letra po letra, wala rin tot por tot. Paano ngayon matitibag yung akin pong itinayo, mga kapatid? Maraming talatang ginamit eh, pero lahat ng talata po niyang ginamit, hindi po tumibag doon sa aking itinayo na secret rapture. So, ganito, nakita ko, mga kapatid, sa una niyang paglalahad, ay hindi niya natibag. Kaya yung pinatutunayan ko na ang secret rapture ay hindi isang ayon sa Biblia na nanatili pong nakatayo. Ano po? So, siguro sa ikalawang pagtindig po ng atin pong mabait na kaibigan,
ay ibubuhos na niya yung kanya pong tawag dito, yung kanyang paghahayag na ito nga ay nasa banal na kasulatan. Ano po? Ngayon, tandaan natin mga kapatid, yun pong rapture, hindi po yung tumutukoy sa pagdating per se ng Panginoon. Salamat po. Sige. Okay. Pastor, para sa iyo, yung rapture ba ay pagparito ng Panginoon? Pakisagot po. Hindi po mga kapatid, hindi po. Yung pong pagparito ng ating Panginoon, hindi po rapture yun, kundi mayroong mangyayaring rapture o pag-agaw sa mga banal. Yun po yung tinutukoy na rapture, yung pag-agaw sa mga banal. Hindi po yung mismong pagdating ng ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng rapture? Pag-agaw po. Pag sinabi pong pag-agaw, ito po ba ay sapilitan o hindi? Depende po kapatid sa pagkakapitan ng salita pong rapture o yung rapture. Minsan ginagamit po yan, pinapaliwanag ko po, meron po akong ano. So, minsan ginagamit po yan sa persahang pag-agaw. Ano? Kasi isa yun sa kahulugan ng arpazo. Okay? Sa pagnakaw. Di po? Drag away. Yan. So, kung ito po ay pag-agaw, sino po ang aagawin? Si Kristo po ba o yung mga banal? Opo, yun pong mga ligtas po. Hindi po. Ang hindi tanong po, si po Kristo yung ang aagawin. Mga banal o si Kristo? Kundi yun pong mga, banal. Okay. Yun sino po, pong mga banal? Ito yun po ba mga na ligtas? Calling the attention of Mr. Moderator. Isa lang. Sino pong mga banal? Yun po bang mga iniligtas ni Kristo o hindi? Okay. Opo, yung mga banal po na darat na ng ating Panginoon na matay at hindi namatay, sila po ay sama-sama o sabay-sabay na aagawin patungo doon sa alapaap. Kaya wala pong magaganap na sikretong pag-agaw sa mga banal, kundi yan ay sabay-sabay. Okay, next question. Ang ibig sabihin ba ng caught up sa Grego ay harpaso? Opo, nabanggit ko po yun kanina. Harpaso po. Sino po yung ito po yung next question babaguhin ko. Naniniwala po ba kayo nang ibig sabihin ng harpaso ay to cease? Ano po? Sorry mga kapatid. Ito na lang po. To say carry off by force. Naniniwala opo, po ba kayo? Opo, isa po 'yun kapatid okay. Sa kahulugan ng arpaso. Okay. Kasi depende po 'yan sa pagkakapitan po ng sentence o ng kanyang context. Ano po? Dito po sa 1 Thessalonians 4:17, yung arpaso po 'yan. Sige po. Ang tanong ko po, panibagong tanong ko, sino po ang to take by force sa talatang yan? Sa unang Tesalonica 4:16-18.
hihingi ako ng dispensa, no, robot. Saglit lang po. Hihingi lang po ako ng dispensa. Mahina po ang dating sa akin. Pwede po. Okay. Sino po yung ikikerry? Sino po ang ikikerry by force sa unang Tesalonica 4:16-18? Mr. Moderator, makikisuyo lang po kasi nahihiya ako sa aking kausap. Kung okay lang sana, gawa nung mahina yung signal ko, pakidagdagan na lang siya ng 1 minuto para kasi nauulit-ulit po yung kanyang tanong. Sige po, kapatid, pakiulit po ninyo. Sana maunawaan nyo lang yung aking tawag dito, net. Pastor. Okay, ulitin ko po yung tanong. Kung kayo po ay naniniwala na ang haripaso ay ibig sabihin ay carry off by force, ang tanong ko po, sino po yung ike-carry by force sa talatang binanggit ko kanina na caught up? Apo, sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 17, ang iaarpaso po dyan, yun pong mga banal na nangamatay at buhay na darat na ng atin pong Panginoong Jesus sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yung pong mga patay, bubuhayin po yon, sabay-sabay po silang iaarpaso sa alapaan. Okay. So, yun po ba yung mga banal? Tama po ba? Opo, yun po yung mga banal na nangamatay at buhay na darat na ng ating Panginoon. Yung po ang sasalubong na ginamitan ng terminong arpaso sa 1 Thessalonica chapter 4 na siya nating pinag-uusapan. Yun po ba ay sa pilitan? Yes or no? Dito po sa 1 Thessalonica chapter 4, sorry, categorical pala, no? Opo. Hindi po yan sa pilitan, kapatid. Kasi nga sabi ko nga, yung salitang arpazo, depende po yan kung saan po ninyo ilalagay. Ang nagpapasya po ng kahulugan ng arpazo, yun ding kanyang context o yung syntax na pinaglalagyan. Pero sang-ayon po kayo na ang ibig sabihin po nitong arpazo ay carry off by force? Opo, sinasang-ayunan ko po kasi isa lamang po yan sa kahulugan ng arpazo. Pero kung gagamitin niyo ang salitang arpazo sa 1 Thessalonica chapter 4, hindi mo gagamitin yung persahang o yung kahulugan ng persahan. Kundi sila ay aagawing okay. Kasal o sa langit sa alapaato, sorry. Sino po ang tama sa inyo? Ang nakasulat po ba dito sa Unang Tesalonica 4:17 ay harpaso o hindi harpaso? Yun nga po, sinasagot natin kapatid, yung nasa 1 Tesalonica chapter 4, harpaso nga po yan. Sa loob ng harpaso, marami pong meaning, nandyan yung steal, carry off, drag away, take or snatch away, nandyan din yung seize or claim for oneself, tear out, no? So divine at napakarami pong meaning. Mali po ba na gamitin na ibig sabihin ng harpaso dito ay to carry up by force? Oh, wala pong kasing proper sign dyan, kapatid. Talagang automatic po yan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa aktwal niyang pagbabalik. Talagang yung mga banal ay aagawin na po yun. Hindi po yun na persahan, kapatid.
Talagang sama-sama sila sa salubong sa ating Panginoon, namatay man o hindi namatay kay Kristo. Next question po ako. Dito naman po, kasi kung hindi kayo naniniwala doon, Mateo 24:30-31. Ang sabi po dito, Pastor, ay pagparito. Apo. Mr. Moderator, pwede po ba wala pong side comment? Kasi naniniwala po naman ako roon sa Arpaso. Okay. 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 Sa Mateo 24:30-31, naniniwala po ba kayo na ito ay pagparito ng anak ng tao mula sa langit? Opo, kasama dyan yung mga sign, di ho ba, ng kanyang pagparito. O yan po'y actual na po ng pagdating ng ating Panginoon yan, kapatid na pastor. Okay. Sa 31 po, naniniwala po ba kayo may kukunin siya ng mga pinili niya at igagather niya? Tama po ba? Yes or no? Opo, totoo po yun. Yun yung dinadrive ko kanina. Sa actual na pagdating, aakyat yung mga banal, buhay at patay, ay sasalubong sa ating Panginoon. Talagang titipunin po niya, mga kapatid. May maiiwan po dyan ang... Okay, salamat dun sa moderator, no? So, actually, dinideny ni Pastor. Sabi niya, yung Harpaso ay walang sapilitan. Pero ito ang meaning ng Harpaso sa Tyre Greek lexicon. To seize, carry off by force, to seize or claims for oneself eagerly. If you understand the word claim from oneself eagerly, at yung pangatlong meaning to snatch out or away, malinaw dito, ito talaga ay sapilitan, no? Bakit? Kaya nga kanina binanggit ko itong talata na Mateo 24:30-31. Tinatanong ko siya, ito ba yung pagparito ng Panginoon mula galing sa langit, pagparito at pakabalikan yung kanyang mga inelect? Yes, no? Anong gagawin niya? He will gather his elect from the four winds, no? Bakit? Kasi anong nangyayari? May mangyayaring kapighatian dito sa mundong ito, no? At ito yung sabi doon sa Mateo 24:36. But of that day and hour, no man, no, not the angel of heaven, but my Father only. So, binanggit kanina, ang pagparito ng Panginoon ay para i-gather yung kanyang mga elect. Then pagdating sa 36, is wala nang nakakaalam ng pagparito niya, no? Kontra yan na binabanggit ni Pastor na ayan ay alam, yan ay hindi sekreto, no? Malinaw dito, hindi nga alam eh, no? Bakit daw? Ano ba yung mangyayari? Kasi nga, katulad daw dun sa verse 37, as the days of Noah, so shall the coming of the Son of Man be. Ito yung mga binanggit niya, yung katulad na sa time ni Noah. Ano ba mangyayari? Kasi may mangyayari. Ano ba nangyari sa time ni Noah? Sa time ni Noah, babaha. No? Katulad din daw yun nung panahon, na katulad din Noah. No? Kaya nga, if you read 24 ng Matthew 30 hanggang 43 pa, no? Ito yung sabi niya. And then shall two be in the field and one shall be taken and the other left. Tanong, sino ito? Sino yung kukunin? Saan dadalhin? Sapilitan ba o hindi? Take note. Tingnan mo yung konteksto. Yung dalawa daw ay nagtatrabaho saan? Sa field. Yung isa biglang kinuha. No? Yung taken, he was taken and another left. Sa verse 41, ito yung sabi. And two women shall be grinding at the mill and one shall be taken.
ito ay parang handa o dadating na siya, no? Gumagawa sila sa grinding at the mill. They are working, no? Then kinuha na lang basta yung isa. No? At sabi dito sa verse 42, watch therefore, for ye know not. Tanong, alam o hindi? Hindi nga alam. And take note, anong context? Kaya nga binabanggit ko kanina, sang ayon naman siya, yung rapture ay pagparito. Eh ano bang context ng Matthew 24? Pagparito, yung verse 30, the Son of Man coming in heaven. To what? To gather his elect in verse 31. Sino yung mga elect? Ito yung mga ililigtas niya, no? Ito yung verse 40, 41, and kinonclude ng 42 ng Matthew 24. Sabi dito, magsipaghanda kayo. Bakit? O watch therefore, no? For ye know not. Hindi nyo kasi alam ang alin, ang pagparito ng Panginoon. So ngayon, dito sa kontekstong ito, malinaw, mayroong sekretong pagparito siya. Hindi mo nga alam eh. No? Yung snatching na binanggit natin kanina, doon sa harpaso, tingnan natin dito mga kaibigan. Sa babalikan ko ulit yung talatang yan. Unang Tesalonica, ano lang ah, 4:17. No? Na ang ibig sabihin ng caught up, no? Harpaso, to pluck, to catch away, to take by force, no? Tanong, bakit ginamit yan? Wala namang iba dito na handa sila eh. Wala naman dito sinabing ready sila eh. Wala naman sinabi dito na parang alam nila talaga darating siya nitong araw na to. Wala. Eh binanggit nga kanina ng talata, wala nakakaalam kahit sino. Mamaya siguro pamalian niya yun, ano? Ngayon, kung ang sasabihin niya na agree naman siya doon sa rapture, tapos mamaya hindi naman siya agree dito sa take by force, kasi dapat daw nandun sa tamang pagkagamit, eh bakit isinulat dyan, harpaso, which is take by force? Sino ba yung iti-take by force dito? Eto nga, tayong lahat, no, sabi niya dito kanina, ay hindi daw yan, ano, yung second coming ba, magiging ano pa yon, ang tawag ba doon, rapture? Hindi. No? Hindi na yung take by force. Bakit? Lumipas na yung tribulation period, saka lang darating ang Panginoon. Ito, tingnan mo mga kapatid, ito yun. Ito yung talagang pagparito niya ng ikalawa na maaring nami-misuse nila doon sa kanilang eschatology siguro. Ito po ang pagkasulat, no? Yung pagparito niya. Sa Revelation 19, verse 11, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he that judge and make war. Ang pagparito na ikalawa ng Panginoon ay to judge and make war, no? Ito yung sabi pa niya, and his eyes were as a flame of fire, and his head were many crowns. Yan po yung sabi diyan. Ano pang ano niya? Anong gagawin ng Panginoon kapag dumating siya dito, no? Makikipag ano siya, war, no? Ito yung sabi sa 15, and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nation, and he shall rule with a rod of iron. Yan po ang gagawin ng Panginoon, no? Ngayon, eh ano yung kanina? Tingnan mo, kaiba yan dito sa talatang unang Tesalonica 4:17. Baka nalilito si pastor doon, no? Kasi yung pagparito ng Panginoon doon sa talatang 19 ng Revelation, yun talaga yung ikalawang pagparito ng Panginoon. Kailangan pa ba na rapture doon? Hindi. Hindi irrelevant to use the word rapture doon sa second coming. Why? Ano ba ibig sabihin rapture? No? Kanina nga, sabi niya yung arpagi, mystic arpagi. Huh?
Sabi ko nga kanina, hindi nga yun na isulat doon. Why? Kasi nga, ang ibig sabihin na kasinonyms ng rapture, raptus, which is ito nga sinasabi ko kanina, is to seize or caught up. Yan yung kasing kahulugan. No? Kasinonyms po niyan. Ngayon, sinasabi niya sa akin na isa pa, mga kapatid, no? Nung sinabi ng Panginoon na katulad ng magnanakaw, eh sinong nanakawin niya? Wala o meron? Kung inihanlin tulad siya sa isang magnanakaw, eh sino yung kukunin niya? Kung hindi sa pilitan yun. Okay, Lucas 12:40. No? Ito po yung sabi dito. Ilang minuto pa, Mr. Moderator? Sabi dito, be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour ye think not. Yung mga believer, hindi nila rin alam kung kailan. Sekreto ba pagparito ng Panginoon? Handa ka lang, pero hindi mo alam kung kailan darating yun. I-snatch ka, no? Snatching away nga yan eh. To take by force nga yan eh. Yan yung rapture kanina. Yung 1 Thessalonians 4:17, yun ang general na pagkukwento ng Bible ni Paul. Paano mangyayari yan? They are in the clouds, meeting in the clouds. Tingnan mo mga kapatid, ang second coming, hindi yan yung hindi mo pwedeng maging rapture yan. Why? Binanggit ko nga kanina, si Kristo babalik dito to make war. Iba yung talatang Mateo 24:30 na gathering of the elect. Tingnan mo mga kapatid, balikan natin yung binanggit kong talata na yun. Sa Revelation, no? 19:11. Hindi na siya magagather dito. Tingnan mo mga kapatid, anong mga kasama niya dito? And I saw heaven open, and behold the white horse, and he that sat upon him was called the faithful in righteousness, he that judge and make war. Okay, tingnan natin yung mga ibang kasama niya sa 14. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Etong mga nagkadamit ng puti, ito ay yung mga believer na kinuha niya, na inisnatch niya. Huwag mo sabihin, mag-rapture pa siya dito. Eh, kasama na nga niya yung may fine linen and white and clean eh. Paano ko nalaman yun? Ito, 7:14 ng Revelation. Sabi niya, Panginoon, sino ito mga ito na kadamit? No? Ito yung mga dumanas ng dakilang kapighatian. Kasama na niya eh. Bababa eh. Ngayon, sabi dito mga kapatid ni Pastor sa 1 Thessalonians 4:16, maingay daw. Maingay? Hindi po eh. Hindi naman to literal eh. No? Meron bang pakakak na sobrang laki na maririnig ng lahat ng tao? Ano yun, literal? Ang ibig sabihin po ng sigaw, yan po ay mensahe. Yung voice naman po, yan ay yung revelation ng mensahe, ng salita ng Diyos. At ano yung trump of God? Yan po yung manifestation nito. Nakuha po ninyo. Hindi po yan literal na nagkakaingay sa panahon na yan. Kaya nga, ito po ay spiritual speaking, no? May kinalaman po dun sa simbolo na ang shout and voice and trump of God ay hindi po literal na may totorotot dyan na mapakalakas sa buong mundo. No? Kaya po, yung konsepto na sinasabi na walang secret rapture, eh baka nagkakamali lamang sila. Dahil yung binanggit kanina ng Revelation 19:11 hanggang 14, yun po ay pagparito ng Panginoon. Yan yung ikalawang pagparito. Hindi mo kailangang gamitin ng rapture dyan. Bakit? Kasi kasama niya yung banal dyan. And take note, kanina, binanggit ko kanina sa Mateo 24,
si Kristo bababa, hindi niya kasama yung mga bride o yung mga ligtas. Anong gagawin niya? Igagather pa niya yung elect. Sa Mateo 24:31 po yan. To gather the elect in the four winds. No? Ano yun? Yung the four winds is four corners of the earth. Yan po yung mga maliligtas sa apat na sulok ng mundo na ano, nakukunin nga niya dito sa 1 Thessalonians 4:17. No? Saan daw? They meet the Lord in the air. Tingnan mo sa verse 18. Wherefore, comfort one another with this word. No, ang ibig sabihin yan, may mangyayari pang kasunod. No? Tingnan natin saglit yung may oras pa ba ako, Mr. Ano, Moderator? Meron pa ba ako? Ito pa yung sabi, mga kapatid. Sa 1 Thessalonians, hello? May oras pa ba ako, bro? Narinig ba ako? Opo, nadidinig ko po kayo, kapatid. Okay, sige. So I think yun lang muna. Yun na lang muna, Mr. Moderator. Siguro ilang minuto na lang din naman eh. Wala yata yung moderator natin. Wala si Russia. Andiyan si Russia pero ano, naka-off mic siya, baka hindi lang narinig. Opo, baka may pinuntahan lang si ano. Umihi. Sige lang po, hintayin lang natin. Pero hanga ako kay Pastor. Masarap pa lang kausap at malumanay. Darating din po yun. Meron bang pwedeng humalili? Habang inihintay po natin ang atin pong moderator, amin pong sinashout out ang lahat po ng Adventists na nakikinig, nanonood sa debate pong ito. At kayo po ay aming inanyayahan tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, diskusyon sa mga doktrina sa atin pong YouTube channel ni Pastor Cesar Balasta at gayon din po ang talakayan ng katotohanan sa Nuts Vlog channel sa YouTube tuwing alas 7 hanggang alas 9 po ng linggo ng umaga po. At sa lahat po ng mga membro ng End Time Church, binabati din po namin kayo at ang amin pong mga kaibigan sa iba't ibang pananampalataya na kanilang kinabibilangan. Nakasama po natin ngayon kay binabati po namin lahat. At hintayin po natin ang ating moderator. Okay. Apo, kailan po? Thank you so much. Tuloy po tayo. Apo.
Okay, so una ka pong tanong, Pastor. Okay, sige po. Sa pagdating ba ng ating Panginoon, bahala kayo kung saan nyo ilalagay, bago o doon sa eksaktong pagdating niya, meron bang may sikretong pag-rapture ba sa mga patay? Nakasulat po, yes, nakasulat po doon sa unang Tesalonica 4:17. Okay, so sikreto po 'yon. Ano po? Tama ho ba? For confirmation, nakasulat po kasi doon. By force po ang nakasulat eh. To seize. 'Yun po ang ibig sabihin ng harpasto. Hindi po malalaman ng buong mundo 'yon. Oh. Okay, sige po. So sabi niyo po yung 1 Thessalonians chapter 4 ay symbolical ba? Tama po ba ako? Pagkaunawa ko? Opo, opo. Oo. Symbolical so, po yung shout, yung voice. Tapos yung mga sumunod, hindi na symbolical. Yung mga sumunod na pangungusap ay hindi na. Opo, yung katulad po ng hindi na po symbolical yung tayo at ang Panginoon, no? Hindi na po yun. Mm-hmm. So, ito pong term na ano, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, symbolical po o hindi? For clarification. Literal po yung sinabi niyang nabubuhay. Symbol, ano po yung literal po yun? Okay. So yung pong aagawing kasama nila sa mga alapaap, symbolical po yun, literal? Literal po yun. Ah, literal. So, tataas ko lang sa 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, symbolical po o literal? Literal po na bababa siya mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ito yung symbolical. Yung shout po, shout, voice, and trump. Yun po ang symbolical dito. Okay. Tapos, at ang nangamatay kay Kristo, unang na mga bubuhay na maguli, ito naman ay literal. Literal po. Dalawa pong application yan. Patay spiritually, patay literally. So ano po ang tinutukoy dito? Spiritually dead or literal na ano? Na talagang nangamatay? Dalawa po. Dalawa po. Dalawa. So yes. Mayroong maliligtas, mayroon pong maliligtas na spiritually dead. Tama po ba? Hindi na po sila magiging hindi na po sila dead in Christ. Ang ibig sabihin po noon, nabubuhay na sila kay Kristo. Sabi niyo po kasi yung salitang nangamatay kay Kristo, spiritually dead ano? So doon lang po muna kita tinatanong, may maliligtas na? Yes po. Yes po. Namatay po dahil kay Kristo. Okay. Yun po ibig sabihin. Okay. Ano? So, familiar kayo sa rules ng hermeneutics, di ho ba? Pag ang isang teksto ay nagsimula sa literal interpretation, dapat mo itong tapusin sa literal interpretation. Kung nagsimula naman ito sa tawag dito sa symbolical, tatapusin mo ito sa symbolical. Pabor ka ba? Pabor ho ba kayo? Hindi po. Tutol po ako. Hindi po laging ganoon. Okay. Katunayan po, mayroon po yung talata, nakasulat po yan, doon sinabi ni Kristo, let the dead bury their dead. Okay. So, tatanungin ko po na lang kayo doon sa mga ginamit yung mga inulit yung talata.
Halimbawa dito sa Mateo 24, alin po yung sikreto roon? Yung pagdating ng ating Panginoon o yung pag-agaw sa mga banal? Both po yan, Pastor. Both? Ibig sabihin yung Mateo 24:40 may dual meaning? Yung pagpakita po niya, nakasulat po kanina hanggang 40, na hindi daw po alam kung kailan siya papakito. Ngayon po, yung pag-agaw po niya nito at pag-akyat niya sa langit, pag-agaw ng mga elect, yung pag-gather nito at pag-agaw nito, hindi po yun malalaman ng buong mundo. Wala po nakasulat. Wala po nakasulat. So, apo. So, ibig sabihin, ang secret rapture, bahagi ng pagdating ni Jesus Christ sa ikalawa niyang pagbabalik. Tama po ba? No. No. Yan po, ang secret rapture po, yan ay para po doon sa mga banal. Kasama po yung nangamatay sa mga unang siglo ng Kristiyano. Opo. Iba po ito ang po ikalawang secret rapture. Ah, magkaiba siya na. So ang tanong ko, ito po bang secret rapture ay bahagi ba ito ng pagdating ni Kristo? Tatlo po ang pagdating ng Panginoon dito po. Una yung unang pagparito. Hindi po yan parte ng ikalawa. Ng ikalawang pagparito. Tatlo po yan. Una yung physical, nandito siya. Pangalawa yung rapture na sikreto. Pangatlo po yung second coming. Okay. Una, physical ng kanyang pagparito. Pangalawa, yung sikretong pagdating. So, ibig sabihin, makakapagbigay kayo ng dalawang talata para doon sa literal siyang darating at sa sikretong pagsisikret rapture. Saan po yun sa Biblia? Yung pagparito po ng Panginoon na una, hindi ko na po ibibigayan sa inyo kasi alam nyo. Pero yung sikretong pagparito niya, ito nga po yung unang Tesalonica na kanina po pa sinasabi. At kasama dito yung Mateo 24:31 hanggang 40. Hanggang 40 yun. Yan po yung sikretong pagparito niya. Okay, sige. At yun lamang po mga kapatid. At ako pinagpapasalamat sa ating pong nakatanungan. Okay na po. Okay, salamat sa sa kay Pastor, no? Isang tulimagin, no, talaga si Pastor Fernando. So, as I've said kanina, wala naman siyang tutol, no? Pero nagkakamali lang si Pastor doon sa pag-placing nito, doon sa tamang yung event saan ilalagay. Why? Hindi mo dapat gamitin na rapture, raptus, or ecstasy na meaning nito sa Greek, na nakasingkahulugan nito yung caught up to seize by force, no? Doon kung si Kristo ay darating sa ikalawa. Why? Hindi niya kailangan i-gather ang ma-elect niya kapag bumalik siya sa ikalawang pagparito. Bakit? Kasama niya yun. Ngunit, kaiba ito sa pagparito ng Panginoon na katulad ng magnanakaw. Why? Ito nga kanina binabanggit ko. Sa harpaso ng ibig sabihin is to seize by force. Katunayan mga kaibigan, ginamit ang salitang yan, ang strong number 726, no? Ginamit po ang harpaso or take it by force ng 13 times yung salitang yan sa Matthew 6:11-12, no?
Diba, suffered violence and the violent take it by force. Ginamit yung harpaso. So may ibig sabihin siya, nang ibig sabihin nun, talagang sapilitan, no? Ginamit yung Matthew 13:19, the wicked one that cut and catched away which was sown in his heart. So kinuha, so, ginamit yung number 7:26 ng no? 13 times to, na ang ibig sabihin niya to carry off by force. Ngayon, lalabas niyan, mali yung ginamit doon sa salitang caught up sa 1 Thessalonians 4:17. Na sinasabi ni Pastor na yun daw ay hindi sapilitan. Kaiba yan doon sa sinasabi ng original manuscript, no? Kaya nga binang ito 13 times, ang daming talata, no? Halimbawa, Revelation 12:5, and her child was caught up unto God. Na ginamit ang salitang to carry off by force. At sa konteksto rin ng Revelation 12:5, talagang sapilitan yun. No? Ngayon, bakit napatunayan ko dito mga kaibigan na talagang may sapilitan at hindi yun alam. Sekreto, ang daming talatang binanggit ko kanina. Na umamin naman si Pastor, sekreto. Sekreto ang alin, ang pagparito para saan? Para saan? Para saan? Kung sekreto, kung si Pastor ay hindi tumututol na sekreto ang pagparito ng Panginoon, para saan? No? Para kanino? Sino ang kukunin? Kaya nga, inihalimbawa ng Panginoon, katulad ng magnanakaw, ay ano bang trabaho ng magnanakaw? May kukunin, no? Yan ang hindi kayang tutulan ni Pastor, no? Bakit? Kasi ang nasa isip niya, sekreto nga ang rapture, pero walang kukunin. Eh ano ba yung mga talatang binanggit natin? Yung sa 2 Peter, binanggit natin kanina yun. Napakarami nun. Sa Revelation 13:16-18, Thessalonians 5:1-6, sa Lucas 21:28, na ano? Lahat yun ay sekreto, no? Tingnan mo sa Lucas 12:43, blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Hindi niya alam na darating ang Panginoon, pero gumagawa siya, no? Para saan? Kukunin siya eh. Kaya ngayon Matthew 24:30-41, may isa kukunin, nagtatrabaho, hindi niya alam, bigla lang siyang kinuha. Take note of that. The word secret, no? For what? No? Sa second coming, hindi niya kailangan isikreto. Kaya nga, nagkakamali si Pastor. Kasi ang second coming, Revelation 19:11-14. To what? To judge and to make war. So napatunayan ko, mga kaibigan, na nagkakamali sila na sinasabi nilang hindi biblical ang secret rapture. So marami akong binasang talata. Siya wala eh. Yung mga talata niya, parang time na. Okay, salamat. Pastor, salamat. Okay po, salamat po ng marami mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid, ano, ang akin pong tinututulan, yung secret rapture, hindi po yung rapture, kundi yung secret rapture na kanina ka pa po inihintay na patunayan. Palagay ko hindi niya po nagiba eh. Kasi yung secret rapture, ang ibig sabihin po niya, tumutukoy po yan sa lihim na pagdagit na gagawin sa mga banal na matay at hindi namatay. Ngayon, nagkubli ang ating kapatid doon sa terminong ano eh, doon sa persahan. Kasi nga naman, yung salitang harpazo, eh tumutukoy talaga yon. May kahulugan din talaga at hindi ko itinatatwa yon. Kanina ko pa sinasabi na talagang may mayroong ganong kahulugan. Pero mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo kapag kayo ay mag-aaral ng tekstong Griego. Ano? Basic na basic po sa pag-aaral ng Greek. Na hindi lahat ng meaning pwede mong maisalak sa pinagagamitang salita.
halimbawa itong artaso nga na pinag-uusapan, magagamit mo po yan yung salitang marahas, oh, sa kasama rin niyang context sa kanyang syntax. Tignan ninyo, babasa ko ng isang talata. Ano ho? Dito siya ginagamit. Matthew 11:12. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ang mga taong mararahas. Diyan po ginagamit yung meaning ng artaso. Oh, kasi ang context niya talagang patungkol sa karahasan. Oh, ngayon, doon sa unang Tesalonika, may karahasan ba doong nagaganap? Wala naman po, mga kapatid. Oh, ngayon, ito pa isa na pinagagamitan ng salitang artaso. Oh, dito sa Judas, Kapitulo 1, verse 23. Pansinin nyo. At ang iba'y inyong iligtas na agawin nyo sa apoy. Ito may karahasan dito, mga kapatid. Ano, agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan. Alin ang persahan dito? Yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga matyaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. Dito ginagamit yung isang meaning ng artaso. Yan. Hindi lahat ng meaning pwede mong maisalpak doon sa paggagamitan. Yan po dapat nating maunawa sa pagbabasa ng Greek. Totoo kasi yan. Kapag ikilik mo ng ganyan sa internet, yung salitang artaso, dalabas yung artaso, sasabihin eh. Halimbawa, dito sa Matthew 11:12, sasabihin dito, artazin o arpazosen. Ito ay isang verb, indicative present, active third person, plural, from arpazo. Yung salitang arpazo, lalagay niya lahat ng meaning doon. Ayan. Pero, sa paggamit ng meaning nito, kailangan maingat tayo, mga kapatid. Kasi kapag hindi po kayo maingat, maliligaw tayo. May kanya-kanyang pinaghuhugutan ng meaning, no? ang tekstong Grego, sapagkat mayaman siya sa kahulugan. Hindi lahat pwede mong ipasok. Oh? Ngayon, eto pa, yung gusto kong makita natin, mga kapatid. Na yung pagdating ng ating Panginoon, tulad ng magnanakaw, tama yun. Pero yung pamamaraan ng pagnanakaw, na siya ay maninira, pagbabaklas ng pinto, hindi yun ang tinutukoy dito, kundi yung pagdating lamang ng ating Panginoon. Yun ang hindi natin inaasahan. Ano ho? Yan. Kaya walang pag-agaw na naganap doon, mga kapatid, sa unang Tesalonika. At nakita nyo naman, mga kapatid, hindi ko tinutulan yung paging sikreto ng pagdating, yung pag-rapture, di ko rin po tinututulan. Ang tinututulan ko po, yung paniniwala ng secret rapture. At napatunayan ko ngayong gabi, tama nga, ito ay isa lamang pinagkawing-kawing na mga doktrina na wala sa banal na kasulatan. Isa lamang po itong kwentong barbero, mga kapatid. Huwag po kayong maniniwala at mahirati sa ganitong doktrina. Pero ganun pa man, dahil sa kabaitan po ng ating pong nakaharap, ay pinupuri natin siya at pinasasalamatan, mga kapatid. Kayo na po ang magsisilbing mata o magdidesisyon sa aming pong nagawang pag-uusap. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, salamat, no? So binabati ko diyan yung mga kabataan ko diyan sa Tanay Outreach, no, na nanonood ng live namin ngayon, no. Shout out diyan sa inyo, lalo na sa youth leader, doon sa president nila, sa vice, then doon sa lahat ng mga ano, kila Sister Janet, Brother Noel, no. And diyan din sa mga taga Manalite, sa mga youth lahat 'yan, no. Kay Jim, kay CJ, kay Patrick. And thank you kay Pastor ano, Fernando, no? So salamat sa inyo pong Ginoong pagtugon po doon sa aking hamon. Salamat po, Rasha. Thank you sa
At dun sa moderator. Sa moderator, salamat din. Salamat po sa moderator. Salamat po sa ating nagsilbing moderator sa kanya pong pagtsatsaga. Ano ho, kay Pastor Ferdinand Sustento, salamat po ng marami. Sa kabuuan po ng Debater Convention Groups, Debaters Convention Group, maraming salamat sa inyo. Gayun din sa tropa ng diskusyon sa mga doktrina sa pangunguna ng ating pong buting Pastor Cesar Balasta. Okay? At sa lahat ng nakasubaybay, magandang gabi. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon.